Yeah, testing, testing. So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, guys, is mag-testing ako neto. Mag-testing. Mag-install pala ako, guys, ng memory ng ASUS natin. So, ASUS na, ayan. Tanggalin natin to, guys. Ayan, ASUS P1412CE. So, yan yung model niya, guys. Tapos, ang specs niya is, color niya is state gray. 14 inches, guys. So, hindi ba ako dito maaano? Naririnig yung sound? Ano tawag doon? Yung mabablock dahil wala akong ano. So, ayun guys. So, tinanggal ko yung sound guys para ano. So, ayan yung specs. The specs guys is meron tayong 14 inches na unit. Ayan, LCD 4. Tapos, Intel i5. Then, SSD niya is 512. DDR4 na 8GB. So, yun guys, yung dadagdagan natin. So, ito yung ating pandagdag na memory. Kingston guys, yung brand. Binuksan ko na guys, yung unit ay hindi, natanggal ko na yung ibang tornilyo. So, papakita ko sa inyo. Ito yung guys, yung tornilyo niya. Yan. Para medyo ano. So, ito guys, yung tornilyo, tanggalin natin yung gitna. Kasi natanggal ko na guys kanina yung iba. Para sa video lang. Kaya, para mabilis. So, kung hindi mo pa familiar, yung mga tornilyo niya is iba-ibang size ng haba. Ayan. Para hindi ka masyado maguluhan kung saan siya nakapwesto, gagawa ka ng ganito. Yan. Kita mo yun guys. Yun. Yan yung tinuturo ko. Yan yung mga tornilyo. Para alam mo kung saan nakapwesto siya. Yan. Para hindi ka nalilito kung saan nakapwesto yung tornilyo since iba-iba yung size niya. Pagka sa mga ano yan, sa malilituhin lang yung mga taong man nalilito. Pero pagka bisado mo na yung unit, bahala na siya mag-rambulan dyan. So, ayan guys, nabuksan na natin. Natanggal ko na yung tornilyo. So, pag-angat naman guys, kailangan mo ng ganito, panungkit, or ganito, peak na panungkit, or ganito. So, depende sa inyo guys kung anong use nyo. Kung anong gagamitin yung panungkit sa mga pantanggal sa kanya. Ngayon guys, hahanap ka ng pwesto na pwede mong pagtanggalan. Yung medyo madaling buksan. Sa unit na to guys, ishanapin mo yung lagayan ng headset. Lagayan ng headset. Yung saksakan ng headset guys, doon mo tuklapin. Doon mo ka mag-angat. Yan, wait lang guys, harangan ko lang kasi umaandar. So, ayan, natanggal na natin. Tapos, saka mo siya uunti-unti iangat. Yan, medyo madali na siya guys. Kasi, nabuksan na yan. To. Then, ayan, may side pa siyang matigas. Huwag mo siya guys bibitawan ha. Kasi bumabalik siya eh. Yan. Tapos, dahan-dahan lang sa pagtuklap. Yon, pag tumunog guys, is okay na yon. Dadahan-dahanin mo na lang. Ayan. So, nabuksan na natin. Yan. Ito guys yung upgrade ng unit natin. So, ito yung unit mismo. Ayan. Ito siya. So, model IP P1412CE ng notebook PC. So, ayan. Ito yung loob niya. Kita nyo ba? So, ito yung loob. Ayan. So, dito natin guys, dadagdag yung memory. Ang built-in memory nito is 8GB. So, ang idadagdag natin ay, ano ba nito? Yan, 8GB din na DDR4. Guys, ang idadagdag natin. So, ayan.
Ito yung slot niya para sa hard drive na additional or SSD. Pero ang nakalagay sa kanya, guys, is ito, SSD na 512. Yan. Oh, wait lang. Hindi nagpo-focus. Ayan. SSD na 512 siya, guys. Ito siya. Then, ito yung ganyang battery. Ito yung slot para sa hard drive or sa SSD na SATA. Pagka gusto mo magdagdag. So, ayan guys. Buksan natin to. Isang cutter natin. Buksan natin itong panglagay natin. Gantayin na lang pala natin guys. Sirain natin. Lagayan. Yan. Kung napansin nyo guys, wala akong gloves. Okay lang yon as long as nagtanggal ka guys ng static ng iyong katawan. So, para magtanggal, kasi wala akong guys gloves. So, para magtanggal ka ng static, hawak ka sa mga metal. So, ayan. Just to make sure lang guys na wala kang static. So, ito metal, hindi siya kunyari, metal talaga siya. Hawak ka sa metal para matanggal yung static ng katawan mo. So, kasi ganun, napansin nyo wala akong static, nawawala kasi guys yung pang-static ko. So, yun lang yung isang paraan para matanggal yung static ng iyong katawan. Or meron kang cutter, yan, hawak-hawakan mo siya, before ka guys humawak sa unit. So, yun yung safety doon. So, then, tatanggalin mo guys yung battery. Huwag na huwag makakalimutan, ha? Disconnect mo muna yung battery. Yan. So, pag-disconnect guys ng battery, dahan-dahan ka lang or kuha ka ng panungkit. Yan. Wait lang guys ha, medyo matigas eh. Yan. Tapos, saka mo siya naangat. Medyo matigas guys. Nakadikit siya. So, unti-untiin mo lang kuha ka ng panungkit na medyo matulis-tulis. Yan. So, yung iba kasi guys nito is may off yung battery. Since wala itong off, tatanggalin mo na lang siya. Yan. Iaangat mo siya pataas guys ha. Ang pagtanggal. Iba-iba siya. Pwedeng sungkit pa ganun. Or sa case nito guys is pataas ang pagtanggal. Medyo dahan-dahan mo lang kasi matigas. Yan. Pag natanggal mo na yung battery, saka mo ngayon guys, lalagay yung memory na bago or yung idadagdag mo memory. Yan. Dadagdag natin yung memory. Ang paghawak guys sa parts, paganto. Yung hindi mo nahahawakan dapat yung mismo mga terminal na yan. Dapat hindi mo siya hinahawakan. Yan. Saka mo siya ilalagay. Tapos, saka mo siya ibababa. Saksak mo mabuti. Then, baba mo. Pag tumunog, guys, yun na yun. Narinig nyo naman yata yung tunog. So, make sure na nakalock siya. Yan. So, ayan, nakalock. Tapos, saka mo lagay, guys, ulit yung battery. Sa pagbalik, guys, ng battery, unahin mo naman yung taas bago mo ipupush pa baba. Yan. Wait lang guys ah. Yan. Pag na-push mo na pababa, ito guys yung metal. Nakikita nyo ba yung metal? Yan, yung metal na to. Kita nyo? Since hindi nyo makita, lapit ko. Ayan, yung metal na yan, yan yung nagsisilbi niyang lock. Yan, iurong mo lang siya pa ganito. So, ayun, nag-lock na siya. So, hindi mo na maaangat tong puti na to, guys. Yan, yung puti na yun, hindi mo na maaangat kasi na-lock na natin. So, ayun lang. Then, pag nalagay na natin siya, babalik na natin yung takip. So, kasi yun lang naman, guys, gagawin natin. Nagdagdag lang tayo ng memory. So, kumbaga, memory upgrade to, guys. Yan, tapos sa pagsarado, make sure ka na wala kang nalimutan na hindi ikabit. So, since yun lang naman battery tinanggal natin, wala naman tayong ibang ginawa.
So, ayan. Sarado mo na siya ngayon. Yan. So, pag sarado, guys, unahin mo dun sa likod. Yan. Yan. Pag tumunog, okay na siya. Then, pag-gilid ka ngayon. Yan, gilid. Lahat muna ng gilid, guys. Gilid. Yan. Saka mo ngayon, pupuntahan yung harapan. Ito yung harapan niya, guys, eh. Yan. O, diba? Ang ganda. So, ayan yung harapan niya. So, kita niyo ba? Yan. Saka natin, ibabalik yung tornilyo. Sa pagbalik, guys, ng tornilyo, since iba-iba yung haba na itong tornilyo, kapag ka malilimutin ka, gawa ka ng ganito, guys. Yung ginawa ko. Yan, ganun. Kumbaga, para siyang mapa. Kunyari, ito yung tornilyo 1, tornilyo 2, tornilyo 3. So, ganun. Yan. So, ito, lalagay natin dito. Yan. Hindi na natin siya, guys, titesting. Mamaya na lang natin testing. Pag na-tornilyo ka na para maganda. Although, pagka hindi ka sure sa ginagawa mo, pwede mo siyang buksan na agad, testingin na. Since sure naman tayo na tama yung pagkakakabit natin, tornilyo na natin. Ayan. Ayan. Napansin nyo, guys, madali yung paglagay ko ng tornilyo kasi naka-position yung tornilyo ko kung saan siya ilalagay. Lalo na yung ibang unit, guys, is iba-iba yung size ng tornilyo. Ito kasi dalawang size lang eh. Is maikli tsaka mahaba. Yung iba, meron pa na itong apat na klase ng tornilyo. Marami. So, para matandaan, madaling tandaan, guys. Yun yung suggestion ko. Maglagay ka ng ganun. So, madali mo matutornilyo ng pagkakasunod-sunod. Then, tama yung pagkakatornilyo mo kasi yung haba nga, mamaya, nalagay mo yung maikli dun sa mahaba or baliktad, mas worst nun is nailagay mo yung dapat na maliit na tornilyo na ilagay mo sa mahaba tapos pinersa mo. Ang mangyayari, lalabas, guys, sa kabila yung tornilyo na mahaba. Di ba? So, papangit yung ating unit. So, ayan siya. Ito yung ating unit, ASUS. ASUS na. Yan. Buksan natin. Tingnan natin siya, guys. So, yung finish niya, guys, naka silver coating siya na makinis. Ayan. Ito yung kanyang fingerprint. Ito yung kanyang fingerprint. Ito yung touchpad. Sonic Master. So, ayan siya. Then, i5 na siya. Hi, guys. Ayan. Okay na tayo dito sa ating unit. Ayan. Nakita niyo, nag-boot na. Hindi na natin siya, guys, ipapakita yung mismong ano. Kung na-install na, pero okay na siya, guys, na kabit naman na natin yung 8GB. I-turn off na lang natin. Linisin. Tapos, lagay natin to. So, ayan. Sarado natin. Then, onting punas, guys. Makita natin. Ayan. Mawala natin yung mga ating mga fingerprint. Kasi nakakaya naman, guys, sa ating end user net. Sa client ba natin. So, punas. Ayan, punas. Kita nyo, guys, wala nang fingerprint. Ayan. Then, kabilang side, tingin. So, saka natin siya ipasok ulit. So, ganun lang, guys, yung ano natin, yung gawa natin. And kung gusto nyo maglagay ng memory sa mga gantong unit, guys, sa ASUS na unit, ay pwedeng-pwede. So, ayan, i-box natin ulit. Sa box pala niya, guys, is ang package na is unit. Tapos, ito yung kanyang kit, guys, para kung magdadagdag ka ng hard drive or ng additional SSD na SATA. Ito yung kanyang kit. Then, sa kabilang side, dito, guys, ay yung mga manuals natin.
Ito, mga manual guys na usual naman ay hindi na natin binabasa. Kaya dapat itong manual na to guys is dapat to ginagawa na lang ano talaga, digital. Kasi hindi wala naman nagbabasa niyan. Yan, tapos sarado natin. Lagay natin to dito guys sa gitna. Lagay natin tong unit. Tapos yung kanyang power supply guys. Yan, lukot natin. So, yun lang yung bundle doon sa unit na sa unit ng P ano to? P1412 guys. P1412 ng ASUS. Ayan. Tapos, tali natin ulit. Then, yan. Tapos, lagay natin dito. Dito guys, yung kanya lagay ng power supply. Ayun guys, okay na. I-tape natin to ulit guys, yung memory natin. Kuha lang tayo guys ng tape. Yan. Ito guys kasi isosolid natin kay client. So, ayun lang. Thank you guys. And once again, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Mr.C. Bye-bye.